magkano ang ano yun ng mga with diamonds. So, dito ako sa BHF, ayun, napaka-praise ako. Ayan, with diamonds. Kung tunay ba ang ating diamond? So, ito pala si BHF. Ito yung monthly interest. 3%, may long term pala sila, oh. Pag 2 to 4 months, 2.5 lang yung advance interest. And then, pag 5 to 6 months, ayan. And then, 8 to 12, 1.5 lang siya. And then, may short term na 10 days, 1.5. Okay. Nice. So, magkano ang charge? Bali, 150 yung tatlo. Magpapak, picturean ko lang lang. Yung jewelries? Ah, okay. Para pag binalik mo. Yo, welcome back to my YouTube channel. Ayan, ako ulit ito, Beta Glassy. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel at hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na kasi libre lang yan, walang bayad. At pakalimbang na rin yung bell na yan. So, ayun na nga makasure pang dumalaw tayo sa BHF Pawn Shop again. Kasi last time yung na-share ko sa inyo na first time natin na mag-sanla update sa BHF is yung shinare ko is yung mga solid gold. Ito yung walang mga stones or hindi diamonds. Ayan, and knowing na yung forte ni BHF or yung specialized nila is yung mga sa diamonds, doon sila magagaling mag-appraise. Ayun. So, eto na. Start na natin. So, yung mga dinala ko is yung diamonds talaga. Yung mga jewelries ko na with diamonds para i-check natin kung magkaano yung appraisal nila ng jewelries, yung gold, yung may gold na with diamonds siya talaga. So, let's start. And, isa pa ulitin ko makapakasure pang sa mga first timer na manood sa aking video is kung magpa-praise ka kay BHF is may bayad po. Yes, ang singil talaga nila is 150 pesos. Since pangalawang beses ko nang ginawa itong vlog sa kanila is same na yung singil sa akin is 150 pesos kung magpa-praise ka lang na hindi ka magsasanla. So, eto talaga yung nakita nyo. Ayan. So, eto talaga yung nilista ni BHF, yung appraiser. Ayan. Sinulat niya talaga. Ayan. So, let's start. Oh. Okay, so ano ba yung dinala ko that time? Oh, 14 carats, 18 carats, tapos, lady. Oh, ito pala mga kachurpang. So, ang dinala ko pala kay BHF is ito. Ito yung recently lang, nakabibili lang natin kay KD Overruns. Ayan, so ito lang yung kabibili lang natin na 14 carats. Ayan, so ito yung half eternity na 14 carats na with diamonds siya. Recently lang talaga to ha, so hindi ko alam kung lalabas ba yung presyo ng pinambili natin or kalahati ba or mataas ba siya, ganun. So, ang kuha dito, because this one is 2.61, yan, 2.61 siya. And yung presyo nito, ang kuha ni BHF is 6,100, okay? So, this one is 6,100 pesos. So, for me, it's not bad kasi this one is recently lang natin binili. And ang bili ko nito kay KD Overruns is... magkano na ba to dati? 7,280. Yes. 7,280 yung bili natin dito. And ang sanla niya is 6,100, which is not bad. Ayun. So, yun yung presyo niya with diamonds. So, ang lumalabas na per gram ni 14 carats with diamond
is 2,337 pesos ang per gram nila. Pag ikakalculate natin, yung 2.6, i-divide natin sa 6,100. So, lumalabas, it's 2,337 pesos ang per gram nila. So, this one is the recently pala na nabili natin kay KD Overruns. And then, next is, eto naman. Eto yung nabili ko kay Carding and Juning. Ayan, so it's like nabili ko ito 2019 or 18. Eto yung, ano ba to? Illusion. Illusion siya. Kasi, hindi siya yung buong, ano, hindi siya yung buong stones. Ayan siya. Marami siyang maliliit na stones. Pero pag tinitingnan mo, para siyang buo. Kaya siya tinawag na illusion engagement ring. Something like that. So, eto siya. And, ang kuha niya dito, ang bili ko nito pala, okay, wait. Sabihin ko muna, ang bili ko nito kay Carding and Juning is 10,374. So, yun yung bili ko kay Carding and Juning. And yung per gram noon ng with diamonds talaga is 3,800 pesos. And now, ang kuha ni VHF dito is, this one is 2.73, is 6,800 pesos. Yes, 6,800 pesos. So, i-divide natin siya sa 2.73. So, ang lumalabas na per gram nito is 2,490 pesos ang per gram with diamonds. And this one is white gold, ha? Huh? White gold na 18 carats. Alright? Okay, so 2,490, 18 carats with diamonds na yun. So, nasa inyo na, okay? Alright, so next is eto. Eto naman. Ayan. Eto mga kachurpang is, eto yung nabili kong subasta sa isang pawn shop dito sa amin. Ayan. Kay MC Tayaw. Ito naman is mahal siya. Mahal ko siya binili pero gusto ko lang siyang bilhin para may update ko kayo. And this one is nabili ko siya ng 4,000 pesos per gram. Yes. This one is 1.78. This one is 1.78. Ayan siya. So nabili ko ito ng 4,000 pesos per gram. And ang appraisal dito ni BHF is 5,000 pesos. Yes, 5,000 pesos ang kuha niya dito. So, ang lumalabas, and this one is 18 carats also. Ha? Huh? This one is 18 carats also. And ang pag i-divide natin, di ba, 5,000 and then i-divide natin 1.78, isang lumalabas na per gram is 2,808 pesos. So, ibig sabihin, look at that. They are both 18 carats and white gold and yellow gold. Pero mas mataas yung kuha dito ni BHF. Mas mataas ito kasi 2,8 siya. And this one is 2,490. And yung diamonds niya is may tatlo na medyo malalaki. So, maybe yun. Kasi yan lang yung binigay sa akin. Yun lang yung binigay na appraisal nila. Unlike before, pag nagpa-appraise ako, is nilalagay talaga yung carats ng diamond. Now, hindi na daw sila nagbibigay. Ang binibigay lang nila is yung carats ng alahas mo, and then yung price niya, at saka yung timbang. Pero yung carats ng diamond, siguro mahirap-hirap yun i-appraise or gawin. So, hindi na nila binigay or nilista. Basta. Pero, chinek naman nila. Dumaan talaga sa size ng mga carats, ganun. Kasi ganun kapulido si BHF mag-appraise when it comes to mga diamonds. Ayun, so, may presyo lahat to kasi dinala ko lahat yung tatlo. So, ang presyo niya lahat pag ipo-pawn shop ko sana is 17,900 pesos. Which is hindi natin sinala kaya andito siya. Kaya nagbayad tayo ng 150 pesos per gram. So, depende sa mga bato, yung mga diamonds siguro kasi eto yung questionable. They are both 18 carats pero mas mataas yung presyo nito kesa dito. Ayan. So, I think it's because of the diamonds. Ayan. So, sa mga clarity niya siguro, ganun. Hindi ko gamay. Wala akong alam sa diamonds. Ayun. Alam ko lang mag-test kung real or fake diamonds. Pero yung mga sizes, yung mga karat nila, yung mga class nila, purity, cut, whatever na ano ng diamond, hindi ko alam. Alright?
So, ayan, so far, so good. Yung nadala natin is, na-test naman nila na they are all real diamonds. Pero yung pricing ganon, sabi naman is, hindi naman yan talaga yung price niya. Hindi mo naman ibibenta, sabi ni Miss BHF. That one is appraisal lang ng Sanla. Ayan. So, pag Sanla, parang yung binigay daw na price is parang half of the price of your jewelry lang daw. So, yes naman, sa mga nagtatanong dyan, pag Sanla po, hindi po yun yung the whole price ng jewelries nyo. It's like a half or one-third price lang yan ng mga lahas nyo, okay? Kasi nga Sanla lang, pag babayaran nila or propesyonan nila ng whole, anong matitira sa kanila, di ba? So, doon niya sila kumikita, alright? Ayan lang, so, isa pa pala is yun niya, yung ilalagay ko dito na pag mag-Sanla ka pala kay BHF, doon ko lang napansin na ang dami pala nilang contract. Yes, contract tawag doon, di ba? Pag magsasanla ka, may mga short term, long term, na habang tumatagal is paliit ng paliit yung interest nila. Imagine yung 8 months to 1 year is 1.5 lang siya interest. So, parang maganda rin magsanla sa kanila pag medyo matagal-tagal na wala tayong income, and then doon muna natin ipiprenda, ayan, para at least mababa yung panahon na mag-ipon tayo para i-redeem yung jewelries natin. So, yan lang mga ka-chorpang yung na-share ko sa inyo. It's Sanla update ng mga diamonds kay BHF. Ayan. If you have questions or mga suggestions or may mga ituturo ka pa sa akin, feel free to comment down below. Babasahin ko po yan. And pa-share na rin, pa-like, and subscribe. Ganun. So, thanks for watching. Bye-bye and God bless.